Kamusta mga kamay? Ang video natin ngayon ay tungkol sa mga art materials na ginagamit ko sa pagdrawing ng portrait. Ipapaliwanag ko isa-isa kung paano, kailan at saan ito ginagamit. Simulan na natin. Unahin natin yung mga papel na magandang drawingan ng portrait. So kanya-kanya pa rin tayo kung saan tayo komportable. Madami pang ibang papel na maganda. Sa ngayon, dalawa lang na papel yung ginagamit ko. Vellum board na orange at Canson sketchpad. May konting pagkakaiba sa dalawa na to. Yung vellum medyo madulas at mas matigas kaysa sa Canson. Maganda ditong gamitin yung graphite pencils. Pwede din naman yung charcoal. Madami din iba't ibang available size nito. Yung Canson naman magandang gamitin to sa charcoal powder. Maganda yung texture nito lalo na sa skin tone. At pakat na pakat din agad yung charcoal pag in-apply dito. Yun nga lang, malipis lang siya. At may iba't ibang size din ito. Sunod naman itong mga lapis. Lahat to sa National Bookstore ko lang nabili. Hindi kompleto yung set ng graphite pencils ko dito, pero halos lahat naman to nakakatulong ng sapat sa akin. Itong 3H ginagamit ko lang to sa paggawa ng grid lines at pag-sketch. Malabo lang to kaya kahit hindi mo naburahin, kusa na siyang lalabo pag nag-shading. At itong 2B hanggang 6B, ginagamit ko sa pag-render ng skin tone kung saan ginagawa natin yung light to dark technique. Kaya siya may numero at letra dahil iba-iba to ng shade. Kabisaduhin mo lang to, siguradong malaking tulong sa'yo to pag napag-aralan mo ng tama. At syempre yung 8B. Madami tayong pinagagamitan nito, lalo na sa mga dark parts at details tulad ng mata. Isa to sa pinakamahalaga at paboritong gamit ko. Mas the best tong gamitin pag sobrang tulis. Pwede rin panaksak sa mga nagpapadrawing ng libre. Sunod ay mga brush. Nabili ko yung iba dito sa National Bookstore, yung iba naman ay sa Shopee. Ilalagay ko lahat ng link sa description kung saan ko nabili yung mga to. Unahin natin tong mga makeup brush. Sa skin tone ko lang to nagagamit. Malambot kasi hagot nito, parang nagme-makeup ka lang din ng tunay na mukha. Next natin ay mga flat brush na nabili ko sa National Bookstore sa halagang 89 pesos lang. Yes mga kamay, isang set pero 89 lang. Sobrang gandang gamitin ito. Ay, naiwan pala tong isang makeup brush. Yung mga flat brush ko ay sinasawsaw ko sa charcoal para magamit ko pang gawa ng skin tone. Pahaba yung shading na nagagawa nito. Maganda siya sa mga parts ng panga, baba at sa iba pang parts na kailangan ng pahaba na shading. Dito naman tayo sa round brush. Ginagamit ko din to sa shading tulad ng sa flat brush. Pero pabilog na shading naman yung nagagawa nito. Maganda tong gamitin sa ilong at sa ibang parts ng mukha na malawak. Pangkalat kasi to ng shading. Nabili ko to sa Shopee sa halagang 172 pesos lang. At ito pa pala yung iba. Inkless ballpen para mag-indent sa papel kung magdodrawing ka ng buhok na madaming highlights. Pencil eraser at glue stick para din sa highlights at sa strands ng buhok. At pag may kailangan din burahin na maliit na details, malaking tulong to. At iba-iba pang pambura, depende sa sitwasyon. At ito, inkless marker, pang outline gamit ang charcoal powder. Pwede din blending stamp. Meron din akong cotton buds dito. At meron din tayong roller syempre, pang gawa ng grid lines. Pwede rin pang kamot ng likod. Yung paboritong Berkeley charcoal powder natin. At syempre, tissue pang smudge at pantasa na rin. Yan lang lahat ng ginagamit ko sa pagdrawing ng portrait mga kamay. Ilalagay ko sa description yung mga available na link kung gusto nyong bumili rin ng mga ganito. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell para lagi kang maunang makanood pag may bago tayong upload. Bago tayo magpaalam, shoutout nga pala sa mga solid kamay dyan at sa mga nagdrawing sa akin.